Isang magandang araw na naman sa ating lahat mga kaibigan. Andito naman ho yung lingkod ninyo ngayon. Lubos-lubusin na naman natin ito, no? Tayo naman po ay nagano mga kaibigan. Tayo naman na po ay magdi-discovery na naman, no? So, regarding for sa nagtatanong or sa yung hindi ko alam, estudyante ba ho yun? Nagpi-personal message sa akin. Ang kanyang tanong po mga kaibigan ay patungkol ho doon sa yung batas. For me, I'm not the expert. So, I am to tell you frankly and honestly, I'm not a expert of law and I am not also a lawyer. So, yung maibabahagi ko lang regarding sa tanong ay yun lang sinabi ko sa kanya, kakaunti lamang because hindi po ako nag-aral sa law pero may nalalaman po akong kunti doon. Ano ho yun? Yung sinasabi doon, what are the four types of law? Yung may tinatawag tayong eternal law. May tinatawag tayong ano ba yun? Natural law and divine law and also the human law. Ano bang ibig sabihin ng eternal law? It is not knowable to the people or knowable to the human. Why? It is the product or it is the plan perfect by God or the Father who are in heaven. So, hindi po yan natin na may ano. Like for example, the planets and the people and everything on this earth the way to behave. So, yan o mga kaibigan, di ba? So, we're talking about the natural law. When we say natural law, it's talking about mga ano mo yun, mga kaibigan. Yung ano po ng tao, yung behavior, at yung it compares to the ethical or sa ethics as a general. And also for the ano mga kaibigan, yung it is the certain explanation lang ho mga kaibigan na in order for sa aking nalalaman. Regarding for the ano mga kaibigan, yung divine law, it is the guide to people. No, it is a guide. Kaya we have a spiritual guidance which is put into the Bible. No? Kaya nalalaman natin eh. Kasi ho, yung Bible noon, mga kaibigan, there is no Arabic numbers. No, there is no Arabic numbers when putting on that. The whole Bible, Bible lang ho yun. And then, mga kaibigan, ano po, sa human law, it is a man-made. Dito na ho natin mani-determine, dito na ho natin makikita na yung human law, that is a man-made eh. Kasi ginagawa ng tao. Dito ho natin malalaman yung dalawa. Yung written law at saka yung unwritten law. What are those unwritten law? Yung mga customary na that they could not intervene by our law existing on the state. So yan ho mga kaibigan. No? Yan po ang ma-share ko lang at aking maibabahagi sa aking video na ito. Kasi I'm not in the first place, I'm not a lawyer, and also, ano ho mga kaibigan, hindi po nag-aral ng batas. Pero nagbabasa ako ng mga, hindi naman lahat, pero nagbabasa ako ng mga batas po. Hindi po nalalaman ko lahat, pero masishare ko lang. So, my dear friends, yung ano po natin, in every law school, may iba't ibang curriculum po yan silang sinusunod. Yung ilang units yung kukunin mo, iba yon sa Sanmeda, iba yon sa Ateneo,
iba yon sa ano pa yung may ano UM, may luma yata sa UM, iba yon sa St. Thomas, iba yon sa RMC, di ba? Magkaiba ho yan, hindi yon na magkapareho ng curriculum sa kukunin mo. Pero we have a 8 major subject for law, yung civil, political, ano pa yon, labor, criminal, international, ano pa, commercial law, law of taxation, yung sa tax, at saka remedial law, yung walo. Yun ang tinatawag mo natin na major subject of law for those, itatanong mo yan sa mga lawyer, di ba? Yan ang pinaka-major subject ng 8 major subjects for law. Yung civil, political, labor, commercial law, criminal law, yung naibanggit ko kanina. Yun. So, lahat na ho yun, ay nagpo-focus po yan ng mga explanation. So, hindi lang natin malalaman kasi may isang lawyer po nang nagsasabi sa akin, hindi po basta-basta mag-aral ng law. Kaya pag ikay nag-aaral sa batas or you are a law student, kailangan passion mo yan. Kasi pag hindi mo yan passion, wala kang passion na magbasa kasi kapal-kapal. At ang haba ng mga explanation regarding law. So, yan o. Pag-inggit lang, hindi mo matatapos yung profession mo na being a lawyer. No? Kasi hindi po yan basta-basta. Mag-aral ako ng law kasi magaling ako. You know, it is a passion and patience. Kailangan marunong ka magbasa. Kasi yung lingkod mo ninyo, hindi po tayo, wala namang maano mga kaibigan. Pero depende na ho yan sa passion natin, yung gusto mo natin. Ay kasi po, yung lingkod ninyo, yung nagsasabi, nagsasabi sa inyong harapan sa video ito, ay graduate lang po ako ng dalawang vocational course at saka isang 4 years course na degree, yung Bachelor of Science in Criminology po. So yan o mga kaibigan, no? maraming salamat po sa nagtanong at I hope you have the knowledge ang nalalaman ngayon for my video. Maraming salamat po. Magtatanong na lang po kayo doon sa mga expert, especially for those law student and or also for those attorney, ano, sa mga ano po natin, especially your instructor. So maraming salamat sa lahat ng aking mga solid viewers, solid subscriber, and those people not yet subscribing my channel in the YouTube, please subscribe and hit the notification bell in order for you to notify if there is a future uploaded video, and those solid followers in my Facebook page in God's Baby Nature, and then please react, please like, comment, share, and follow our page. Maraming salamat.